Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat o gabi na po ngayon. Kanina po, nagpunta po ako sa bayan ng Pulumulok at nandun po ako sa Upper Rubber Pulumulok, South Cotabato. So, wala pong nakakaalam sa pagpunta ko kanina kasi po iniiwasan po namin na marami po kasing taong concern at ayaw nilang may makakaalam sa pagpunta ko doon. Kaya ang ginagawa nila na para sa seguridad ko, so hindi nila pinaalam ang pagpunta ko doon. Nag-stay ako sa Pulumulok ng 2 hours. Nagpunta ako sa barangay Lumakil at hindi nakita ko, wala na doon yung mga dating nasa gym. Alhamdulillah, nakabalik na sila sa kanilang bahay ng Sunday pa lamang. So, hindi na rin ako tumuloy sa, nagpunta ako sa bahay ni Kap, pero hindi na ako tumuloy doon sa Purok Maguindanaon. Sorry guys kung hindi ko kayo napuntahan. Dahil po syempre, doble ingat po tayo dahil po sa mga taong nagmamanasakit sa atin. Dahil ayaw nila na may mangyari sa akin na masama dahil may higit, kumbaga, kailangan ako ng taga-Pulumulo, kaya iningatan nila ako ng sobra. Kaya kahit gustuhin ko pa mag-stay, yung mga kasama ko ayaw na nila. So, nandun po kami kanina. gusto ko pong i-upload yung video kung saan na-interview ko po ang pamilya ng Kagawad Canapia, na yun ang latest ngayon. Kumbaga, siya yung bagong victim ngayon ng di umano ng mga kapulisan dyan sa bayan ng Pulumulok. At sorry ha, hindi ko siya na-upload ng ganun-ganun dahil sa bagong lipat po ako. Ay, hindi ko kayo masyado maano. Kasi, i-prior ko kayo konti. So, ito po yung aking room. So, bagong lipat po ako. Ayan po. Ayan. So, okay, simpleng room lang. At may aircon lang siya. Kasi napaka-init po. Kahit naka-aircon, masyado pa rin mainit ka, kailangan pa na electric fan. So, anyway, so meron pa akong gustong ma-interview din dyan sa barangay. Ano barangay yun? Bungo? Kanina. Pero, hindi kasi siya agad-agad tumawag sa akin. So, sorry sir, kasi hindi ko matandaan yung number mo dahil sa dami po na nag-message sa akin. Kailangan po kasi, pag alam nyo na pupunta ako, tawagan nyo po agad ako kasi minsan po hindi ko na ma-recall kung ano yung number mo dahil sa dami po na nag-PM sa akin, nag-text sa akin. Kaya hindi kita na-interview, pero hindi naman problema kasi nagpadala ka ng video sa akin. So, ipopost ko po yan mamaya kasi ngayon mahirap. Mabagal po masyado ang net. So, ngayon ang araw na to, nanggaling ako ng Pulumulok, lumipat ako ng bahay. Kagabi, sinabi ko na hindi ako pupunta sa Pulumulok dahil lockdown. Pero alam niyo naman sa amin sa media, walang lockdown. Kaya, nakarating po ako, nag-ikot-ikot po kami sa Pulumulok. Nagbisita-bisita lang. So, ang napulot kong issue doon ngayon, ang update ko, lalo sa barangay Lumakil, yung gym po, wala ng tao. Umuwi na po sila sa kanilang mga kabahayan. Nananawagan din po ako sa kanila last week na umuwi na sila. Nagpunta ko kanina, wala na sila doon. Inshallah, na wala nang mangyayaring masama. At
ding ginawa ng mahal na Allah ang panalangin ng bawat isa na sa lalong-lalong sa Barangay Lumakil ngayon, no, sa Upper Rubber, kahit sa anong mga barangays, naway si Allah haplos niya ang puso ng mga kapulisan at huwag nang maulit yung mga ganong drama. Kumbaga, hindi naman drama, no? Kumbaga, yung mga senaryo. Ano? Sa mga nagtitext po, o nagpipm, o nagbabash sa akin na paulit-ulit ako nagpapaliwanag na sinasabi na malaya akong magsalita na sumobra na yung bibig ko at nilabag ko na ang code of ethics. Speaking po of code of ethics, okay? Kayo na rin ang nagsabing picky akong media. Kayo na rin ang nagsabing bobo ako reporter. Kayo na rin ang nagsabing hindi totoo at FB lamang ang gamit ko. So, bakit ngayon sinasabi nyo sa akin na nilabag ko ang code of ethics? Hindi po ba ang code of ethics ay para lamang sa mga journalists o para lamang sa mga mamahayag? Ibig sabihin, kinain mo rin yung sinabi mo na fake akong media. Lumabas din sa bibig mo na taga-media nga ako, okay? So, sa pagkakamali ko o sa pag sinasabi nyo na nag-violate ako dun sa code of ethics and journalism, alam ko po yun. Pero dahil sa galit ko sa sarili ko, sa awa ko sa mga tao, kahit alam kong labag na, ay masasabi ko na sa ganun, magising po ang mga leaders, lalong-lalo na ang mga nasa barm. Hindi nyo po masisisi ang mga tao sa pulumulok kasi nangyari po ang mga senaryo na to 2018 pa lamang. So, anong pecha na po ngayon? 2020. Ibig sabihin, dumaan na ang dalawang Ramadan, dumaan na ang dalawang Pasko, dumaan na ang dalawang New Year. Pero, isang beses lamang pumunta ang CCH na galing ng Sarangani, noon lamang namatay o kasagsagan na pumuputok yung pangalan ni Professor Taha. Sorry. Pero dahil sa nanahimik na naman ulit ang pangalan ni Professor Taha, so nawala-wala po. So, ano ba yun? Nawala kasi, sorry guys, ha. So, kung sinasabi, paulit-ulit kung sinasabi ito, at alam ko, inaabangan na ng lahat ang aking mga live, dahil sa bunganga ko, dahil sa katapangan ko, gusto ko lang pong linawin, no? Lalong-lalo na sa mga basyo na nagmamakarunong. Okay, pakinggan nyo po ito. Ang bobong Jana po na sinasabi ninyo ay ang bobong pinapanood ninyo. Okay? Ang bobong inaabangan ninyo. Okay? Sino kaya sa atin ang bobo? Masisisi nyo ba ako kung kakalampagin ko ang barm dahil 2018 pa pala ang mga senaryo na to? Kung talagang kumilos ang pamunuan ng barm, hindi ho nangyari na ganito kadami ang mga namamatay. Ngayon, saan ethics, ang code ethics ako nagkamali doon? Dahil naninsi ako ng mga tao o hindi ko kinuha ang kanilang panig. Sa anong panig ang kukunin ko sa kanila? Sige nga. Ako, prangka-prangkahan akong tao. Hindi ako magkukunwari dyan o magpakabait-baitan. Di ba? Dahil totoo ang aking serbisyo at kahit critical na area, pinupuntahan ko, binubuwis ko ang aking buhay alang-alang sa ating mga kapatid na Moro. Kung sasabihin nyo sa akin na wala ng barm, oo, tama kayo. Wala akong alam sa mga ginagawa ng barm, kaya nga maraming namamatay. Hindi po ba? Dahil kung may ginagawa nga talaga ang pamunuan ng barm, hindi po hahantong sa ganito. Sa mga pangyayaring ganito,
mga namatay, ng mga walang mga kasalanan, walang mga ano, no po. Magki-create po ng paghihiganti, revenge para sa mga tao, which is yun ang hindi natin dapat na inaasahan na mangyari. Pero dahil buhay nga, ayon pa nga sa kanila, buhay din ang kabayaran mo. Yan ang pinakaayaw kong motto. Okay? Pero sino ba naman ako para pigilan ang mga taong alam kong nasasaktan? Okay. Kung sasabihin ng mga basher sa akin na ano ba yung sinasabi nila sa akin? Nakalimutan ko sa dami ng mga kasi pinipm nila ako na hindi pa sila kontento. Ganito lang po yun, mga sir, no? Ang bobong dyana na sinasabi nyo po ay ang bobong tumutulong sa mga kapatid nating Moro at nagsasalita sa mga kapatid nating Moro, nagsasalita sa mga leaders ng mga Moro para umaksyon at gumalaw, kumilos kung kinakailangan, action agad. Hindi po inalintana ni Jana ang kanyang buhay, makapahamakan, o kung ano. Okay po. Sa ngayon po, humihingi ako ng tulong sa mga victims, sa mga tao na kailangan, sa mga tao na may kakayahan, na kailangan talaga ng supportahan nyo rin ako sa aking mga expenses, kasi katulad ngayon, nagre-rent a car po ako dahil po sa danger po ang aking buhay. Nagre-rent a car po ako ngayon dahil ano po, may mga kasama po ako, at higit sa lahat, hindi na po nila ako pinapabayaan na pumunta kasi hindi po ako nagpapapigil. Alam naman ninyo na wala akong sahod, hindi po ba? Pero ginagawa na inshallah sana makapunta ako kaysa paabot sa kanya ang problema sa Pulumulok. Kaya lang dahil sa kakapusan ng aking budget, hindi ako sigurado kung matutuloy ako kasi po napakamahal po ng renta car at saka sa kanila pa po yung driver, tapos pakakainin ko pa. So eh kung ako nga dito sa bahay, nagtitipid, tapos pagdating doon, pakainin mo tatlong tao, kasi tatlo nga po yung kasama ko. So, pang-apat ako. So, kailangan talaga ng budget, di po ba? Pero ito, ang gagawin ko, is kausapin ko si Madam Sarah, nang sa ganun, ay magkaroon naman ng katahimikan ang bayan ng Pulumulok at magiging normal ang mga tao doon. At higit sa lahat, matatanggal na yung dapat matanggal. Kasi, yun po ang hinihiling ng mga taga Pulumulok na mapalitan ang chief dyan sa o hepe dyan sa bayan ng Pulumulok. So, pagsisikapan ni Jana na magawa niya po yan sa lalong madaling panahon. Para po, magkaroon na po kayo ng kapanatagan sa inyong sarili, makakatulog kayo ng mahimbing at hindi na po kayo mangamba para sa inyong buhay. Sorry ah. Ganito ako kasi pag nang napagod ako, hindi pa talaga ako totally recovered, no? Isang bag na dugo, in-refuse ko siya. So, hindi ko siya pinadagdag. Kaya, medyo mahina po yung weak po ako sa ano ngayon. Madali akong mapagod. Tsaka, inuubo agad ako. Kaya, pasensya na po kayo. Pero sa kabila ng aking mga, ng aking health situation, patuloy pa rin akong naglilingkod sa inyo. Patuloy pa rin. Hindi ko po kayo pababayaan sa mga nag-chat sa akin na huwag ko kayong pabayaan. Ma'am, na hindi po ako nagbaya. Yung live ko po kanina, mapapansin nyo po panay ang lingon ko, nagmamadali po ako. Kasi po, iniiwasan ko, kung ako lang hindi ako natatakot, syempre may mga kasama ako, iniiwasan ko po na magkaroon ng gulo. O kung may dumating man doon, syempre ng mga pulisan, sitahin tayo, syempre may mga kasama ako,
Siyempre, hindi may iwasan ang conversation. And then, baka mamaya kunin ako. So, yun, siyempre, magkakaroon talaga ng gulo. So, dahil sa kakulitan ko at gusto kong puntahan yung pamilya ni ex late kagawad Canapia, pumunta ako sa lugar kahit pa ayaw ng aking nakasamahan. Ganun po, pinuporsige ni Jana ang kanyang trabaho. Kung tutuusin, pwede naman silang mag-send sa akin ng video, pero gusto ni Jana na personal na makausap. Nang sa ganun, ay para masasama na rin yung pagkikipag-sabay mo ng dalamhati sa pamilya, di ba, sa kanilang kalungkutan, may pakita ko pa rin sa kanila na kahit na delikado, pumunta pa rin ako. Kaya sa interview ko sa kanila kanina, minabadali ko sila kanina. Para kami naghahabulan, tapos hindi na ako nag-inom ng kape, umalis na ako agad. Kasi ayaw kong madagdagan pa ang pagdanak ng dugo. Kasi sa park namin, ready ako yung mga kasamahan. Sa park naman ang pinuntahan ko, may mga tao din doon marami. So ayaw kong magkaroon ng pagdanak ng dugo. Kaya hindi ako nagtagal. After interview, siguro nagstay lang ako doon ng mga 10 minutes, ganun. Umalis na ako agad and then nagbisita ako sa barangay Lumakil. Ako po ay kahit na in danger na ang aking life, ako po, kung tutusin, kung ako lang mag-isa, hindi ako natatakot eh, kasi alam ko ako lang mag-isa, pero pag may mga kasama ko, syempre iniisip ko kaligtasan din ang aking mga kasamahan. Ganun po ako, ganun ko po sila pinapahalagahan. Okay? Meron akong ipopost din mamaya. Siguro madaling araw na kasi sobrang hina ng internet. Ananalawagan po siya sa kanyang mga leaders. At marami siyang mga sinasabi, no? Isa siyang member ng MI. Pero dahil salita niya ay Maguindanaon, hindi ko masyado naintindihan. Pero ang punto niya doon is nanawagan siya sa kanyang mga commanders. So, parang ready na sila kung ano man ang mangyari. Parang nakahanda na sila. Parang sige, kung gagawin nyo sa amin ulit ito, so lalaban na kami kaysa maubos kami. So ayaw ko yung mga eksena na ganun. Kaya, inshallah, magsisikapan ni Jana na maayos sa lalo madaling panahon na wala nang dugo pang dadanak. Kasi ang gusto ko, kapayapaan para sa bayan ng Mindanao. Para sa buong Mindanao. Gusto ko, tulungan ng mahal na presidente sa pamamagitan ng mga konting bagay na contribution ko sa pagkakaroon, pag-aayos ng mga problema, kung kaya ko lang naman, kung kaya lang naman natin lahat, why not? Makakatulong tayo sa ating presidente. Kasi minsan, wag niyo pong isisi sa presidente, kasi minsan hindi niya yan alam. Kumbaga, nakadepende lang siya sa mga taong nagsusumbong sa kanya. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, talagang personal na ilaalam ni Jana kung ano talaga ang totoo. Para pag nagsumbong man sila sa mahal na presidente, meron tayong mga ebidensyang ipapakita para mas makapaniwalaan tayo kaysa sumbong lamang sa nila na verbal lamang. Hindi po ba? Ganun po yun. Kaya, imbis na gagaling tayo, muli na naman tayong may konting karamdaman dahil sa kakulitan, dahil sa kagustuhan ko na maayos ang problema sa Pulumulok. So, hindi ko na iniisip ang sarili ko na hindi pa talaga ako totally okay. Kasi pakiramdam ko kasi, kailangan na, rush na tulong ng Pulumulok. Kasi alam nyo yung kanina, putulin ko lang, nagpunta ako sa bahay ni Kap, nakita ko doon yung mga backweight, mga magsasaka, na mga member din ng BF. So sabi, kumakain sila. So sabi ko sa kanila, kumusta na kayo? Sabi na, eto ma'am, alam nyo napakasakit ng sagot, kasi sagot nila sa akin, eto ma'am, nag-aantay kami ng aming kamatayan. Diba napakasakit? Sabi ko, bakit naman ganun? Eh kasi ma'am, di ba ma'am, basta na lang kami kinukuha ng mga pulis para kaming hayop na kung sino yung gusto, katayin mo, ganun. Kaya ito kami dito ma'am, mga magsasaka, mga tauhan kami
crop, nagpa-farm kami. Pero hindi namin alam, ma'am, kung hanggang kailan, hanggang saan ang buhay namin. Sana, ma'am, tulungan mo kami na maayos ito. Dahil bawat pagtrabaho namin sa farm, kinakabahan kami kung bukas, magigising pa ba kami, o mamaya, ano na mangyari sa amin sa gabi. May trauma talaga sila. Lahat sila. Nawawala na yung pagkalalaki nila doon. So sabi ko, buti hindi kayo lumaban. Ang sagot nila sa akin, paano kami lalaban, madam? Wala naman kaming mga baril. At saka, simpleng, ordinaryo lang kaming mamamayan. Kung tutusin, madam, wala, yung halos lahat na mga namatay ngayon, wala ang kasalanan. Napabayaan na kami ng barm. Sa kanila mismo nang galing na napabayaan sila ng barm. Hindi lang po yan sa akin nang galing. Sa mga tao mismo na na-interview ko. So gusto ko siyang i-video pero ayaw niya. Pero yung mga tao doon, puro mga muro, pinapakain ng kapitan, si Cap, isa po siyang Christian. At dahil doon po siya, si Cap doon na talaga siya nakatira, alam niyo na ang mga ugali na Maguindanaon. So yung mga farmers na Maguindanaon, si Cap, yung, itong mga nag-aasikaso doon sa kanyang farm. Hindi po ba? Hindi na sila, parang ayaw nilang humiwalay kay Cap. Kasi baka nga isang na naman sila. So ganun ang trauma ng mga tao doon. Hindi mo makita sa kanila na ngumiti. Andun yung laging pangamba. Alam nyo guys, sa totoo lang, pumasok kasi Hilux yung sinakyan ko. Ang dami nakatingin sa Hilux namin kasi iniisip nila, baka ano na naman 'to? 'Di ba? Baka pulis na naman 'to. So yung may nakita kaming bata, may nakita ko, so tumakbo ko yung bata. Nakita mo sa kanila yung takot. Masyadong ano, 'di ba? Nakakalungkot. Kasi kahit pala kami, basta't naka-service ka lang, na bago sa paningin nila yung service mo, nakakaramdam na sila ng takot. So nakakalungkot, 'di po ba? So ang pagkakaisa nating mga muro, mga kapatid kong muro, naway magtulungan tayo. Isa na diyan ang panalangin natin, iduwa natin ang pulumulok, pagdasal natin na mahaplos ang puso ng mga kapulisan at huwag na maulit ang mga nangyari. Ganon din ang mga leaders ng mga muro, mga nakaupo sa barm. Ipagdasal din natin sila na naway kumilos sila at magkaroon sila ng panindigan sa kanilang mga sinasabi noon. Ang kung sasabihin natin, tulad ng sinabi ko kahapon na, hindi man sakop ang pulumulok, pero ang mga taong nakatira sa pulumulok ay minsan din ninyo napakinabangan dahil bumoto po yan ng yes, pabor po. Sana na huwag po natin tingnan na, ay hindi ko man yan butante, ay hindi man ako binoto yan. Ngayon po ipakita nyo kung mahal nyo si Allah, mahalin nyo ang kapwa ninyo para mahalin din kayo ni Allah. Ganun po ang tao. Hindi po ako magaling na Muslim, hindi po ako mano sa Muslim, pero alam ko, mahalin mo ang kapwa mo, mamahalin ka din ng Diyos o ni Allah, subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa problema sa pulumulok, wala akong tigil sa pag-live dahil nakikita ko ang sitwasyon nila. Okay? Sa mga basyo, wag po kayong basta-basta magkomento, kayo po ang walang alam. Yan po ang malaking pagkakamali nyo. Dahil ako po ay pumunta sa area, nakita ko ang sitwasyon at nalaman ko 2018 pa po nangyayari. Kaya kayo po ang walang alam. Kayo po ang bobo at hindi po ako. Okay? Sa sobrang kasipsipan ninyo dyan sa barm, baka natakot kayo mawalan kayo ng trabaho, natural na ipagtanggol nyo yung boss ninyo. Pero inshallah, huwag mangyari sa inyo ang nangyari sa pulumulok. Para hindi nyo maramdaman kung gaano kasakit. Kanina nag-interview ako, tinatatagan ko lang yung sarili ko, pero sa totoo lang, naghalo kasi, naghalo yung awa ko, at yung takot ko, at saka yung nervous ko, kaya parang nag-rumble yun. Kaya kahit ini-interview ko siya, pare ang tingin ko dun sa bintana. Yun po. Kaya, nakakahiyaman, pero ayon sa mga na-interview ko mga biktima,
ang ginagawa nila ng mga kapulisan di umano ay ang papaplanted sa kanila ng mga ebidensya. So, sigurado sila. Kasi kung hindi ka naman, kung alam mo may kasalanan ka, magkaroon ka ng takot sa media pag in-interview ka. Pero sila pa yung nagtatawag sa amin para ma-interview sila, para maibigay yung panig nila. No? So, paulit-ulit po ako nananawagan sa mga leaders, lalo-lalo na sa mga nakaupo sa bar. Naway po'y maisip ninyo at maramdaman ang puso ninyo, makaramdam kayo ng awa sa mga taga-Pulomolo. Ang ibinigay po ng mahal na Allah, Subhanahu wa Ta'ala, na position sa inyo, sinubukan niyo lamang niya kayo kung ano ba ang gagawin mo kung ikaw ay magiging leader. Kung ikaw ba ay magiging pabaya o ikaw ay mamimili lamang kung sino ang iyong tutulungan. Sa mga taga-CCH po ng BARM, naku po'y nakikiusap, mga sir, masyado po kayong mabagal kumilos. Sa totoo lang po, usad pagong. Sa totoo lang, diretsahan, usad pagong po kayo. Po. Ang mga rido, lalong-lalo na dun sa pikit, hanggang ngayon di pa rin tapos. Ano ba yung problema? Di po, ano bang bakit matagal? Ano bang iniisip ninyo? O sadyang nagkukunwari lang kayo na may iniisip kayo pero wala naman. Madali lang yan, mga sir, eh. Napaka-simpleng solution lang po yan. Kausapin nyo ang MNLF kung ano yung gusto nila at ayaw nila. Anong magandang gawin? Kausapin mo yung MILF kung ano yung gusto nila. Same! Pagkatapos, iharap mo silang dalawa. Kasi both parties naman are willing to reconcile. Gusto din naman nila na magkaayos sila. Hindi naman nyo pwede sabihin sa akin na nagmamakarunong ako kasi na-interview ko eh. Na-interview ko ang both parties, kaya alam ko, pareho silang desidido ng kapayapaan at gusto nilang magkaayos sila. Ang problema, nasa CCH, napakabagal. Ano ba, mga sir? Kung ako ay member ng CCH at sa akin na katalaga ang position na yan, within, hindi ko na patatagalin pa, dapat ora mismo gawin mo kung gusto mo ng kapayapaan. Diba? Kasi ganito lang yan eh. O ikaw, Pedro, gusto mo ba ng magkareglo kay Juan o hindi? Pag sinabi ni Pedro, ay ayoko, sige magpatayan kayo. Ganun lang yan. Magkaubusan ka ng lahi, pero pumunta kayo doon sa open space at doon kayo mag-ira. Huwag kayo mandami ng civilian. Ganun lang. O, pag tinanong, ikaw, Juan, gusto mo magkaayos kay Pedro? O, gusto ko. Bakit gusto mo? Ay, gusto ko na yung makauwi kami sa aming pamilya. Gusto ko na ng kapayapaan. O, ikaw, Pedro, gusto ni Juan ng kapayapaan? Ah, okay na rin. Gusto ko rin. O, de, sige, walang problema. Mag-ayos kayo. Kung hindi, pukpukin ko yung ulo ninyo. O, ganun lang. Kasi wala namang nananalo dyan. Wala nananalo sa gera-gera na yan. Kawawa lang ang mga civilian. Okay? Huwag niyo ipakita ang tapang niyo dahil may mga baril kayo. Dahil karamihan sa mga muro may mga baril. Ang tapang niyo hiram lamang sa baril. Totoo lang. Pero kahit sa pagpunta niyo sa CR, kabado kayo. Kasi baka mamaya may kalaban. Diba? Pero kung okay na, nagkaayos na kayo, panatag yung loob ninyo. Diba? Kaya, inshallah, sa mga taga-CCH, no? Mga usad pagong, ano ba ang magandang gawin sa inyo? Hindi ba kayo, ano, pinapakain? Ano ba? May sweldo ba kayo? Di ba kayo pinapasweldo? Mapuporma pa naman kayo. Hanggang porma lang pala kayo, eh. Ang gagaling yung pumorma, mamahalin pa ng mga damit ninyo. Pero hanggang porma lang pala kayo. No? Hanggang porma lang. Kumilos kayo. Ha? Ang daming mga rido naka-pending. Diba? Puro kayong porma. Hindi uso ang porma yan. Ha? Para saan yung porma-porma na yan? Para sabihin lang, taga-barm ka?
para sabihin lang magaling ka. Ang magaling na tao, mabilis gumawa ng solusyon sa problema. Tandaan niyo yan. Hindi yung ganyan. Ako, pag may in-interview ako, ganito ako, ha? May nag-complain. Sabi ko, ano yan? Ganito, 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 ma'am. Okay, sige, interviewin kita. Kailan, ma'am? Now na. Ha, nabibigla yung mga in-interview ko. Ngayon na. Eh, ma'am, gabi na po. Eh, bakit? Pwede naman, na. Pwede kaya, bukas na. Ma'am, pwede ba sa sunod na araw? Ay, huwag mo akong bigyan ng schedule. Ako mabibigyan ng schedule sa'yo, kay busy ako. Bukas, pumunta ka. Pag na-late yung kausap ko, sasabihin ko sa kanila, pag kinausap kita ng 10 o'clock, pag kinausap kita ng 1 o'clock, dumating ka ng 1 o'clock sharp. Huwag mo akong paantayin. Dahil hindi mo ako binabayaran ng malaki, wala kang binabayad sa akin, o libre lang to. Ay, kasi ma'am, maraming ganun, ganun. Huwag mo akong bigyan ng dahilan. Basta dumating ka sa oras na usapan natin. Kung nahirapan ka sa daan, malayo ang bahay mo, pwes. Kung kausap kita ng Martes, Lunes pa lang na madaling araw, umalis ka na. Kasi ako, pag nagkikipag-usap ako, kahit may sakit ako, pupunta ako. Sharp, nandyan ako. Kung anong oras na pinag-usapan natin, nandyan ako. Pinakaayaw ko sa lahat, yung paantayin mo ako. O kaya sana kung malaki yung talent ko eh. Diba? Kung malaki yung ibibigay mo. Pero kung bibigyan ka lang naman ng 1,500, nakaka-bullshit. Yung oras mo doon, nasasayang. Yung pagod mo doon, nasasayang. Buti kung wala akong sakit, meron pa naman. Sorry, ha? Kaya ako, ayaw ko ng ano. Gusto ko mabilis ang trabaho. O sabihin, mabilisan nga, pero palpak. Hindi, ah. Kung papalpak man yan, yun ay may mga kontrabido o may mga gustong umeksena. Pero sa pag-aayos ng mga rido na yun, napakasimple yan. Napakasimple lang. Alam nyo, sa totoo lang, sa CCH, mas maganda haluan nyo ng babae yan. Kasi mas magaling umareglo ang babae kaysa lalaki. Maniwala ka, mas madiskarte ang babae kaysa lalaki. Kasi ang babae, mahiyaman yung mga lalaki na hindi sila mag-ayos kay babae na kikiusap. Pero kayo, pupunta-punta kayo doon, poporma-porma, mga Marlboro pa yung mga pantalon ninyo, mga Levi's pa yung mga damit ninyo, yung utak ninyo wala namang mga laman. Puro porma lang. Para sabihin na, ayan sila, para hangaan kayo. Ano ba yun? Para makapag-asawa kayo ulit? Ano ba yung mga porma-porma na yun? Hindi uso yan. Ang uso ngayon, magtulungan, ibigay ang kapayapaan, ibigay ang solusyon. Yan sa, ano yan, sa pikit, ilang buwan na yan? Ano pa ba yan? Ano ba inaantay nyo dyan? Ah, ilang buwan na yan? No? Sus! Yung mga taga-CCH na nanonood ngayon, kasi marami naman akong followers na taga-CCH, ano naman, kung ibigay nyo sa leader ninyo yung video ko, hindi ako natatakot magsabi sa inyo na napakausad pagong ninyo kung kumigos. No, hindi na nga kayo halos pa mapasok sa opisina ninyo. Napakausad pagong pa yung mga trabaho ninyo. Ano bang, pang, ano bang ano dyan? Ha? Ako na may nag-abroad, ha? May nag-abroad. Dinulog nila sa akin kasi 4 na buwan nawawala. Sinabi ko talaga sa tinulungan ko, bigyan mo ako ng 1 week. Nagulat siya, 1 week, eh 4 na buwan nga, hindi na makita-kita. Tinrabaho ko talaga, 3 days, nakauwi sa Pilipinas yung tao. Totoo yan, hindi yan biro, ha? Andyan ang record sa OWA, andyan ang record sa Malacanang. Kasi ginagawa ko ang best ko para makauwi siya. Kasi hindi ako ano eh, hindi ako yung pag may problema na matulog-tulog ako. Okay lang yun, wala naman akong pera doon. Hindi ako ganun. Gagawa talaga ako ng way na masolve ko yan. Yun ang pagkatao ko. Hindi, kahit may sakit ako, hinihika pa nga ako minsan. Pero gagawin ko talaga ang best ko na masolve ko yan. Katulad sa mga taga-Pulumulok, nagulat na lang sila, sinabi ko sa kanila, nandito ako. Ma'am, bakit di mo sinabi? Hindi ko sasabihin. Kasi ang live ko, pinanood nila, hindi ako makakapunta dahil lockdown. Kailanman, walang lockdown sa akin. Pag gusto kong pumunta, walang lockdown sa akin. Ganun ako ka, tapang. Pag gusto ko, walang pwedeng sino man makakapigil dyan. Ganun ako katapang sa sarili ko para sa katotohanan. Tsaka hindi ko sasabihin ang schedule ko. Pupunta ako ng, mag-usap tayo ng Lunes, asahan mo dyan, Webes ako darating dyan. Hindi ako agad-agad pupunta dahil alam ko may nakabang. Okay? Kaya, kung meron na mga masama kayong balak sa akin,
pag-aralan yung maigi. Okay, mahirapan kayo. Kasi pinag-aralan ko rin maigi ang mga problemang ito, ang mga ganyan, mga hitman-hitman na yan. Pinag-aralan ko na yan. Kaya alam ko na mga style nila. Kaya, no? Kaya, ayang pagtulong sa ating mga kapatid na Moro, masolusyonan ang problema. Diba? Na maayos. Kumbaga, napakasaya ko na okay na sila, nakauwi sila, naka-farm sila, pasasalamatan kanila, napakaganda na po yun para sa akin na, ma'am, salamat ma'am, sobra pa po yun sa perang binigay nila sa akin, kasi alam mo yun, ang pagpapasalamat ng tao ay isang malaking blessing, at isang malaking ipon mo yan sa taas, na nagawa ka ng kabutihan, at ang pag-iipon mo sa taas ay siyang gagawin mong tahanan sa paraiso. Kung wala ka mang bahay dito, magkakaroon ka ng tahanan sa paraiso. Kung ang bahay mo dito kubo, baka susunod sa tahanan ng mahal na Allah sa paraiso, baka doon ang bahay mo ginto dahil sa dami mo na tulungan dito. Kaya mahirap po mag-ipon ng salamat. Yung totoong pagpapasalamat, ha? Hindi yung binigyan mo lang siya ng candy, salamat, hindi ganoon. Yung alam mong salamat na yun ang mahalaga sa'yo. Katulad ng mga ginagawa ko. Diba? Napakahirap. Napakahirap po. Pero gumagawa pa rin ako. Ginagawa ko pa rin. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Mahal ko ang trabaho ko. Gusto ko ang trabaho. Kahit buhay ko ang nakataya. Kahit buhay ko. Natatakot na nga yung iba sumama sa akin eh. Sa totoo lang, wala nang gusto sumama sa akin. Kahit gusto kong kumuha ng PN, personal alalay ko, babae. Kasi minsan nakakalungkot sa bahay, di ba? Yung mag-isa ka, wala kang kasama. Gusto mo may kausap. So, kaya lang natatakot sila. Takot sila sa akin kasi daw baka may mangyari. Ewan ko pa. Kaya minsan ako na lang mag-isa. Hindi ako natatakot. Ba't ako? Ako kay kamatayan. Of course, lahat tayo gusto pang mabuhay natin, di ba? Pero kung oras ng aking kamatayan, sino ba naman ako para mapigilan ito? Kung saan? Kung anong kadahilanan ng aking kamatayan? Inhanda ko na pong aking sarili. Ang tanging hiling ko lang, makita ko muna pamilya ko. Pero kung sakaling mangyari man sa akin, alhamdulillah, namatay ako sa pagtanggol ko sa aking mga kapatid na Moro. So, kung Christian man yan o ano pa man, sa pagsabi ng katotohanan at higit sa lahat, nagawa ko ang inutos sa akin ng mahal na Allah. Subhanahu wa ta'ala. Paong boss ko at siya lamang ang katatakutan ko. Wala nang iba pa. Hindi po ako madasaling tao, pero alam ko po sa puso ko, ang mahal na Allah po ang nandito sa puso ko. At ang aking kaisipan, hindi man ako nagiging, sabi mo na, ha? Anong klaseng Muslim yan? Hindi man yan nagdadasal, hindi man nagsasambayang. Aanhin ko po sambayang ako ng sambayang kung wala naman sa puso ko ang mahal na Allah. Diba? Sa kagustuhan naman, ang hirap po magiging servant. Kasi pag may trabaho po ako, hindi ko po yan tinatanggi. Hindi ko po yan binibigyan ng dahilan para ako po hindi makapunta. Naranasan ko po wala akong pera. Naranasan ko, 150 lang ang pera ko nung pumunta ako ng Pulumulok. So, na hindi ko na sinabi sa kasama ko na yun ang pera ko. Inantay ko lang na, tapos niyaya niya akong kumain, naghanap na akong pinakamura. Kaya naman mag-isip-isip siya kung saan kakain. Kasi inaano ko sa sarili ko, baka hindi magkasya ang pera ko. So, 150, ano nga ba may bibili ng 150? Pero buong tiwala ko sa mahal na Allah na hindi niya ako pababayaan. Ganun po kalakas ang faith ko sa kanya. Ganun po. Minsan kahit nagugutom ako, nahihilo ako sa gutom. Hindi ako nagsasalita. Pero minsan pag talagang gutom na, magsasalita ako. Pero minsan nahihilo po ako sa gutom. Pero alam ko sa pagising ko, makakakain ako. Hindi ko lang sinasabi yan minsan. Pero dahil sa kagustuhan ko na magservisyo sa mahal na Allah ng tapat at totoo, servisyo bibigay ko sa kanya, hindi po ako nagbibigay ng dahilan. At lahat po na kanyang inuutos sa akin ay sinusunod. Totoo po yan. Hindi po yan pambobola. Wala pong dahilan para mambola. Wala pong dahilan. Totohanan po ito. No? Ako po isang balik Islam lamang. Inuulit ko po. Ako po'y makasalanan tao. No? Ako'y Christian pa lamang. Pero na ako po'y maging Islam, sinisikap ko po sa akin sarili na huwag makagawa ng kasalanan. Inshallah, mabayaran ko rin makasalanan ko, maayos ko rin. Kung time na okay na ako, babalikan ko ang mga taong ako'y nagkaroon ng kasalanan, aayusin ko lahat. Dahil alam ko, kailangan ko humingi ng tawad sa mga taong ako'y nagkasala. Pagkat ako'y tao lang po ako.
nagkakamali po ako. Ako kasi yung tao na humusgahan ninyo, humusgahan niyo na. Pero ako kasi yung tao na bago mo ako iwanan, unahan kita. Kasi ayaw ko yung masaktan ako. Kasi puro pain na lang. Puro yun na lang lagi. Kaya dahil siguro sa mga lalim ng naranasan ko, sa mga dinanas ko sa buhay, kung may nararamdaman ako, parang ayaw niya na sa akin, inunahan ko na yan. Kasi ayaw ko yung iyak-iyak ako, kawawa ko, magmamakaawa ko. Ayaw ko pa. Basta ang buhay ko, sinusurrender ko na lang sa mahal na Allah. So, yun lang po, no, sa ngayon. Nag-live lang ako para makita niyo po na okay po. At ang ginawa ko activities kanina ay ang pagpunta sa Pulumulok. Nandun po ako sa Pulumulok kanina. So, sa lahat ng mga nag-abang sa akin sa Pulumulok na hindi nila ako nakita, pasensya na po kayo. Dahil surprise po ang pagpunta ko, wala pong oras. At sa mga nag-antena na mga tao nung mga nakaraang linggo, na hindi ako dumating, pasensya na po kayo dahil alam niyo na po ang sitwasyon ko. So, ipagdasal niyo po ako na magiging okay po ako. At nawa inshallah na matuloy po ako sa pagpunta sa Davao. Naway magtulong-tulong po tayo kasi hindi ko po kakayanin ang expenses talaga doon. Prangka po ako. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Kasi masyado po mahal papunta ng Davao. Cotabato, Davao. Napakamahal po. Kaya, tulungan niyo po ako. Dahil ibibigay ko po ang buhay ko kahit di naman po ako magkaroon ng sahod. Ang importante lang po sa akin, magkaroon po ako ng sasakyan papunta doon para po madulog ko po sa anak ng ating mahal na pangulo ang problema ng South UP. Ano po, since ngayon ako nakalipat na, medyo okay na ang aking pakiramdam. Kasi, kumbaga, kampante na ako na hindi na ako mapapaalis. Kawawa, no? Pero, so may sarili na akong, kumbaga, kasi pag inupahan mo, parang bahay mo na rin. So, yun. Ipagdasal nyo rin, guys, na mas nagagaling ako ng full recovery talaga. Kasi, sa totoo lang, pag na-stress kasi ako, mas nararamdaman ko yung paghirap ng paghinga ako. So, yun po yung nararamdaman ko ngayon. So, inshallah, matulungan nyo po ako. Inshallah po, lalo na sa mga naging biktima dyan sa Pulumulok, magtulong-tulong po tayo. Kung meron po kayong sasakyan, mas maganda po. Ako naman, kahit pakainin nyo lang ako, okay lang, wala naman akong problema. Basta, wag lang sa maruming restaurant. Maayos lang na restaurant, okay lang ako. Ayaw ko lang ng baon, yung magbabaon ako, hindi ayaw kong kumain ng baon. Ewan ko ba na kasanayan ko, hindi ako kumakain ng baon. So, yun lang po, pasensya na po sa mga tao na hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi, sa mga nagbabash, sa laging sinasabi na sinisiksisi ko ang bar, hindi ko po kayo sinisisig, kinakalampag ko lang po kayo. Okay po, sana po nagising po kayo sa katotohanan na kayo po ay natutulog sa mabahabang panahon. Tandaan nyo po, malapit na po ang eleksyon. Baka mamaya po, manuyo na naman kayo. Okay po, maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.